Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. Bago ang lahat guys, hihingin ko yung tulong nyo. Hindi ko kasi alam paano ma-reach out si Sir Julius Babaw or si Boss Paolo Tomene. Sila lang yung kilala kong sneakerhead sa Pilipinas na kayang ma-afford nung mamahaling sapatos. Joke! So guys, kung napapanood nyo ito ngayon, please tulungan nyo ako. Itag nyo si Sir Julius Babaw at si Boss Paolo Tomenes at yung mga sneakerhead na kilala nyo. Kasi meron ako tinitinda yung Dior na Air Jordan 1. Kasi para sa mga viewers at subscribers dito, diba? Alam nyo naman, recently nag-start ako ng shoe selling. Nak, sneakerhead! So para doon pala sa nagtatanong, gusto daw nila makita yung collection ko ng shoes. Sige, sa susunod na vlog na lang siguro, hindi naman ganun karami yung nakakahiya naman sa mga tunay na sneakerhead dyan. Konti lang naman sila, pero so yun na nga, going back guys, tulungan nyo ako, pakitag si Sir Julius Babaw at si Boss Paolo Tomenes at sa mga ibang sneakerhead dyan na kayang bilhin yung Dior na Air Jordan 1. Kasi mother-in-law ko uwi dyan ngayon sa Pilipinas sa April. So guys, alam nyo naman, mas mura dito ng bahagya kasi medyo mahal yung sapatos na yun. So kung bibili nyo sa akin yung isang pair na yun, brand new, authentic, makakamura kayo, pwede nyo pantubuan kung ibibenta nyo sa iba or sa mga sneaker store sa Pilipinas or sa mga ibang sneakerhead. So ayun, contact me guys, follow nyo ako sa Instagram, message nyo. So ayun, salamat sa mga nagtag guys, itag nyo na sila please. Kasi hindi ko alam paano ibibenta yun eh. Though ipopost ko rin siya sa eBay, sa StockX, tsaka sa GOAT. Kaso nga lang, ang mahal kasi nung fees, transaction fees nga. Mas gusto ko ibenta sa kaliwan muna, syempre, para mas malaki yung kikitain ko. So yun. Hello guys! Karugtong to nung last vlog. So kung napanood nyo na yung last vlog, thank you. Kung hindi pa, panoorin nyo. So, today pipick up kami ng truck. Pipick up kami ng couch, care of ng isa sa mga kababayan natin. Kasama ko pala si parang Jess Knox. Tulong natin magbuhat kasi hindi ko kaya magbuhat mag-isa. So, pipick up tayo ng U-Haul truck. Okay, wait lang guys. So ganito lang mag-pick up dito guys. O, diba? So self-service lahat. Ayan, nandito na yung susi ng truck. Amazing. Ilalak ba ito? Ilalak? Lock na tayo automatic. Ha? Huh? Hindi ah. Ginaganong pa eh. Hindi mo na magbubas. Hindi ah. Oh. Ayan. Okay. So ito na yung truck guys. Ang laki. Tapos ang lito magdadrive. OMZ. Ang sapatos ko. Wait, tingnan natin. Okay yan. Ano ba? Ayun. Sapatos. Ayun. Okay. Hello. Pwede na tayo pumunta IKEA. Diba? Kailangan mo lang na truck. Oo nga. Order ka na ng ano. A few moments later. Guys, nakalibre tayo ng sopa. Man, thank you sir. Anytime man. So, mayroon pa dun next time. Joke lang. Ay, hindi, meron na. So, sobra na. So, ayan guys. Dito kami sa Illinois! Dito kami sa Illinois! Oh, nakalibre na ng sopa, nakalibre pa ng beer. Dito kami sa Illinois! Sponsor ng sopa natin guys, makikita nyo sa vlog. Oh, nakalibre din yung isa. Napasama lang, nakalibre pa. So tapos na po tayo mag pick up. Salamat kay parin Jess. Salamat sa panonood. Pagod na ako. Subscribe. So welcome back to my channel guys. Kung ngayon ka lang napadpad dito, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So gumagawa ko ng mga videos about Buhay America at Filipino living the American dream. So kung gano'y mga content na gusto mo or sana masuportahan mo tong channel na to, please click the subscribe button and yung bell icon para updated ka every time may bago tayong upload. So nag-upload ako every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1pm Manila time. At para sa mga bago dito, pumipili tayo ng mga sasagutin doon sa last video. Tapos ayun games. Tara na, ang daming sinasabi. And bago ulit ang lahat guys, 14k na tayo, 14,000 subscribers. Thank you so much, 14,000. So 14k na tayo guys, paabutin nyo 15k, para ano tayo, small ano, diba, baby steps, small steps, baby steps guys, 14k na tayo. Thank you, kaya game. CJ Katarine and Vincent ka bumibili ng sneakers, so yun, nabagit ko na eBay, StockX, GOAT,
Mercari. Pag brand yung para sure na authentic, eBay, StockX, GOAT, so yun. Pag pre-owned yung manakukuha ko, pwede rin eBay or sa Mercari. Pero kailangan marunong kang mag-spot kung ano yung fake na sapatos. So yun. Ruby Barroso, hello sir. Saan mas affordable ang cost of living kasama rent? California o Georgia? So according to Ally.com, overall the cost of living in Georgia is 39% less than that of California. The average home costs $689,500 in California, whereas in Georgia, the cost is 62% less, with your average home costing $259,000. Transportation in Georgia is also cheaper than it is in California by 26%. So yun po. Joel Palo, hi Vince, hope you're doing well. Napanood ko na nagbenta ka ng Jordan shoes. Gusto ko sana subukan maging racket yan. Dito ako sa California, saan ka nabili ng pangbenta mo? Sana masagot mo ang tanong ko kung okay lang. Thank you and stay safe. So nasagot ko na, doon ko lahat binibili. Siyempre sasagutin ko, ba't ka may tatago, diba? So yun, StockX, eBay, GOAT, Mercari kapag pre-owned. So yun. Roslyn Aquino, hi Sir Vince, check Johnny Air Cargo for air freight shipping dito sa Pinas. Belated happiest birthday. Thank you so much, Roslyn Aquino. I'ma check that out. Brent Angelo Valladolid, Vince, Bisaya. Bisaya talaga ako. Vince, thank you sa shoutout. Pareho kayo ng brother ko mahilig mag-collect ng Michael Jordan Nike shoes. By the way, nag-sign up na ng offer ang anak ko sa isang ospital sa North Dakota. Gaano kadami ng daing at toyo ang pwedeng dalhin yan sa US? Huwag ka na magdala ng daing at toyo. Alam mo, naisip ko rin yan. Pero biro, nung bago ko umalis ng Pinas, I wanted to bring some dried fish. Kaya, ikonyo. So, hindi, pero seryoso, bago ko umalis, yun yung isa sa mga concern ko. Sabi ko, naku, wala nang toyo. Doon, bro. Parang balak pa ni mami dati magdala ng, magbalutin pa ng todo yung mga toyo. Ganyan. Pero, for sure, sa mga Filipino store naman, sa mga Filipino supermarket, merong toyo, ganyan. Dito, meron din, dinadayo nga lang namin, pero meron. Huwag nyo nang dalhin nyo, kasi alam nyo, baka maging risk pa yan, baka hindi patanggapin yung bagahe mo niyan. So, huwag na. Or yung bagahe ng anak mo pala. Meron na yan dito sa US. Bago niya naisip yan, naisip na namin at naisip na mga nauna sa amin yan dito. So, okay lang yan. John Del De Mayuga, congrats po Kuya Vince dahil marami kayo racket. John, more blessings to come. Then, belated happy birthday po nung March 2. Mali! Kung di po ako nagkakamali. By the way, kaka-birthday ko lang nung March 3. Uy, happy birthday guys! Sabay-sabay natin batiin si John Del De Mayuga. Happy birthday to you. Ningal na ako. Happy birthday. So, mali ka. Sabi ko sa i-google mo eh. Lagay mo, Vince Leonardo, birthday. Lalabas yon. Birth month body pala kita. Yes, sir. So, yun. Waiting po for next vlog. Thanks, John Dale. Edward Encarnado. Happy birthday po, Lodi Vince. And happy third year of living sa America. Naks, thank you, Edward. Ask ko lang po, mayroon bang mga technician dyan na magbibuild ng computer mo? Yung computer mo talaga napansin ko sa buong video. Talaga pa. Diba? Ang kalat kaya. Pero thank you, napansin mo. Kung planuhin mag-upgrade sa specs ng computer, may technician bang gagawa niyan para sa'yo or mag-assist? Wale. Kanya-kanya dito, bro. Pag ayaw mo, natapon mo na. Joke lang, hindi ganun. Hindi ganun. So, kung may budget ka, siyempre, mag-upgrade ka na. Pero, pala ko nakita dito yung mga kuya-kuya sa kanta na, kuya, paisa mo ng computer, kaya wala ko alam ganun. O talagang DIY tapos YouTube lang. So, ganun po. I'm a gamer din kasi, specifically Dota 2. Uy, Dota boy ka pala eh. And alam ko din na gamer ka dahil na-share mo dati sa vid mo na naglalaro ka ng Valorant. Mali! COD kasi. COD yun, sir. Kaya, yan lang po ang aking tanong dahil alam kong mahirap mag-build at mag-upgrade ng PC at magastos. Tsaka sana matapos na ang gulo between Russia and Ukraine. Salamat po. Totoo, di ba? Kasi grabe. Pati tayo pala apektado kasi yung gasolina, ang lala. Kala nyo sa kailan sa Pilipinas, kami din dito. As in, ang mahal na. Naalala ko nung pre-pandemic, like yung talagang ka-start lang nung pandemic, umabot ng $1.99 per gallon. Kasi per gallon dito, hindi naman per liter dito, per gallon dito guys. $1.99. Ngayon, umabot na ng $5. $5 something na. So parang tumimes 5 na guys. So alam ko sa Pilipinas, mahal na rin, di ba? Alkaide John Lester. Oh, congrats kuya. I'm happy for you and your wife that you made to reach 3 years there. And happiest birthday po. Thank you naman John Lester Alkaide, brah. Cricket Aya, Sir Vince, question po. Paano po ang tax computation nyo if 4 jobs ang meron kayo? Good question. Kasama po ba sa itatax yung online selling job nyo kahit nasa Pinas ang target buyer nyo? Thank you po. So, Cricket Aya, since kaka-start ko lang ng selling talaga,
hindi ko pa malalaman yon until next year. Kasi syempre, di ba, kakasart ko lang itong 2022. So, malalaman ko lahat ng mga tax ko dito sa mga pinagbibenta ko na to. Come 2023, which is mga March or April, di ba? Pero yun, nataxan na ako sa mga pinagagawa ko. Like, ito sa YouTube, sa Instagram, or / Facebook. So, nataxan na lahat ng mga kinita ko dun. Ano pa ba yung mga tinataxan sa akin? At yung mga post ko nga sa Instagram na yung mga brand collabs. Lahat yun, may tax po yun. So, grabe, di ba yung tax? Speaking of tax, grabe. Ay, di, huwag na natin pag-usapin tax. Kasi malaking binayaran namin. As in. Joel Palo ulit, regarding sa pagkuha ng credit card, medyo mas madali kung sa mga credit union ka mag-apply kasi sa mga banks, minsan nagre-require sila ng direct deposit. Pero kung wala ka pang trabaho, ay kailangan mong magbayad ng monthly fee para sa checking account. Pero kung mayroon kang direct deposit from your employer, ay libre na ang monthly fee mo. Kasi kung mag-open ka ng credit card, mas maganda kung may checking account ka sa kanila. Madalas yan, kung may checking account ka sa kanila, mabibigyan ka nila ng credit builder na credit card. Hope I make sense. Yeah, you do make sense, bro. Pero hindi sa all the time na kailangan mo ng checking account. Kasi ako, nakapag-open ako ng Chase credit card sa Fairpang nga yata yun, tsaka yung Freedom. Nakapag-open ako ng credit card sa Chase nang wala naman akong checking account. Pero tama ka, isasabi mo, it does make sense. Kasi siguro kaya na-approvehan na ako sa Chase kasi nga meron akong checking account sa other bank. Pero yun nga, kapag bago ka pa lang talaga, kailangan mo mag-build ng credit tapos kailangan mo ng credit card. Tama yung sinabi mo, marami ding mga credit union na nag-offer ng credit cards. Ang catch lang nun is no frills card yun. Ibig sabihin, wala siyang mga bonus, wala siyang mga discount or whatever. Talagang credit card lang siya para nga mabuild yung credit mo. Mataas yung APR nun or yung interest charge. Yun yung catch nun. So, kailangan good payer ka talaga. Kasi yun nga yung time na para i-prove mo yung sarili mo, diba? Para gumanda yung credit score mo. So, yun. So, thanks sa suggestion para malaman ng mga viewers natin. Marvin Joseph, thank you po sa pag-shoutout, Sir Vince, and belated happy birthday. Thank you. Actually, we're at the same age and the same birth month. Max. Mas matanda lang po ata kayo ng ilang araw sa akin. Hey. Happy 3 years po sa inyo, Sir Vince. Thanks, Marvin Joseph. Hey, Sir Vince. Question about sa mga credit cards dyan. Dito sa Pinas, halimbawa, minimum 5,000 pesos worth one transaction, pwede mo siya i-convert into installments ng 3 to 24 months. Meron din ba ganitong option sa mga credit cards dyan? Yes. Haba na tanong eh, no? Pero yun lang. So, marami din ganun dito na zero interest, ganyan. So yun, feeling ko nga mas maraming ano dito eh. Kaya ang daming baon sa utang dito, guys. Eh. So, mas maraming option na umutang. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Malulobat na yung baterya. Baterya nakikita ko eh. So, bilisan na natin. Nag-charge pa isang baterya. Anyway, thank you so much for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, please click the subscribe button. Kung tinapos mo yung video, thank you so much. Happy 14K sa ating lahat. 14K na tayo, guys. Hindi ka man nakasubscribe. Please subscribe natin. Glock 9 ang bilis. So, guys, please follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye.